Magandang umaga mga Kylanders. Ngayong araw na ito ay maganda ang ating okay? So ipapakita ko sa inyo kung paano pinapangalagaan ng mga Kylanders ang ating Mother Nature. So meron tayong ng mga tao na sila yung in charge dito sa area na ito. So sa ngayon po, andito tayo sa Karama Park, isa sa mga public park dito sa Dubai. Okay, itong kasing Karama Park na ito, isa sa mga favorite place ko. Kasi pag wala akong ginagawa, dito ako tumatambay. Okay, dito rin ako nag-exercise. Okay, I spend, especially pag malamig ang panahon, I spend most of my time dito sa lugar na ito. Rather than my room. Kasi nga, pag naandito ka, relaxing kumbaga. So may mamimit kang different personality. Maraming mga kabayan ding tumatambay dito. Okay, mga different nationalities. So socialization, gatherings, okay, mga events, mga activities, mga funfair ginagawa sa area na to. So kung mapasin mo, malaki itong park na to. Okay, so talagang maintaining of this park, it's really hard. So ang ating mga kapanayamin, sila yung kinontract ng government para ma-maintain yung cleanliness, okay, para ma-protect siya, para ma-protektuhan yung ating government, yung ating Mother Nature, okay, especially dito sa Dubai, dalawa lang season kasi dito, taglamig at taginit. So ngayong araw, ngayong pong mga panahon ito is taginit dito. So kahit pata everyday mong dinidiligan, okay, yung ating mga puno, mga halaman dito, mga bulaklak, talagang mamamatay at mamamatay pa rin sila. Okay, sobrang init ng panahon. Naabot kasi ng mga 50 degrees Celsius ng pang init dito. So ngayon po, nagkukaroon sila ng clean up. Pag sinabing clean up is tinatanggal nila yung mga dry trunks, yung mga sanga, yung mga patay na mga halaman, mga patay na mga dahon, yung patay na mga puno. Yung mga puno, bubunutin nila yon, tatanggalin nila yon para paltan ng panibagong puno. So hindi sila magsisimula sa maliit na puno. Malaki na rin yung puno kailang itatanim. So alamin natin kung bakit ngayon time na ganitong panahon sila nag-maintain, at kung talagang every this seasons lang sila naglilinis. So ngayon po, sasagutin tayo ng ating kapanayamin umaya. Okay, so sabay-sabay natin tutukan mga Kylanders. Okay, para sa ganun paraan is meron tayong matutunan ngayong araw na to. Okay, bilang mga Kylanders, at least meron tayong participation kung paano natin maprotektahan ang ating Mother Nature. Okay, so maliban din sa landscape, okay, sa maintenance nitong park na to, okay, so maghanap tayo ng mga pwedeng makapanayam natin, pwedeng mga tao, yung mga Kylanders na tumatambay dito, mga tambayers, kung ano masasabi nila dito sa ating area. So let's go, sabay-sabay nating alamin kung paano napoprotektahan ang ating Mother Nature. Okay, so ngayon po ikakapanayamin natin ang supervisor ng landscaping company. So when you say landscaping company, so sila yung inuupahan ng government para alisin yung mga dry trees, yung mga patay na puno, at para palta ng panibagong puno. So kung makita nyo po, hinukay nila yung puno para mas makuha nila yung mga dry na mga ugat din. So after that, puputol-putol nila sila, ikakat nila sa isa, and then dadali na daw sa basurahan, or maybe may paggagamitan pa, hindi natin alam. So sir, can I ask you some questions? Yes. Yeah. Can you tell me sir, what is your name? Can I video? It's okay? Okay. No, okay.
Can you tell me your name? Aragon. Aragon. So which company you are working My with? My company name is Far Greenscape. Greenscape. So what is the purpose of your company? What is your work? This is landscaping and maintenance also. Oh, landscaping and maintenance. So in Dubai, there are some companies like landscaping and maintenance. So they are the one who's maintaining the nature, the environment. No, they are removing yung katulad ng mga pinakita natin larawan, remove nila. So how long you are doing this activity? 10 years. 10 years already. So your company is already 10 years. Yeah. Okay. So why we are removing? That one already dead. Already dead. So changing another plant. Oh, so we will change it with another plant. So is it same like this big or we will put it the small plant? No. I put in medium. Medium. Okay. If you why this time? Why not during cold days? Why this summer time you are removing? But the Dubai this soil is good and water available. Any planting come in any season. Okay. Cold season, hot season. So after that, you have people here that maintaining. Yeah. Okay. So you have people who is maintaining these plants, right? Yeah. So you are doing it. How many times you are cleaning in a month or in a year? Oh, cleaning every day. Cleaning every day, but removing those dry trunks. I see this remove the one. Remove. So every time you are seeing the dry trunks, you are removing. So there's no such kind of a schedule. So how about that hour? What is that again? What is that trees? This is tree name palm tree. Palm tree. So what is that? Very old. What fruits they are producing? This one khajur. They are producing dates. That and now already season. Already season. Yeah. So that's why you are removing the dry leaves. Yeah, dry leaves and fruit also now removal. So it will bear now flowers, right? Now not coming flow. So maybe next month there will be flowers. No, next month, maximum again 6 months. 6 months. So it means they just finished bearing fruits. It's already dry. So you are removing now. Okay, so that's all for now. So we will take some footage, some pictures of this area. So thank you so much.
sa kasalukuyan po niyang tinatanggal yung mga patay na sanga. Okay, so para pag dumating yung taglamig, yung tag-ulan, mas sensible pa sila, mas lalago pa yung ating halaman. So talagang regularly lang ginagawa yan. Once na may nakita silang mga patay na sanga, according to sa kailang supervisor, nagpapadala sila ng tao rito para linisin. Okay, kasi pag hindi mo tinanggal yung mga sobrang sanga niya, mabilis mabuwal yung puno dito, kasi nga since nasa desierto tayo, yung kanila is masyadong soft, masyadong malambot yung buhangin sa kain lupa, so hindi masyadong kumakapit yung ugat noong mga puno. So kaunting hangin lang, kaunting ulan lang, lumambot yung lupa, okay, ang tendency is mabilis mabuwal yung ating mga puno. So yung isa sa kaibigan natin na taga Greenscape Company, so nililinis niya yung mga patay na sanga. So ayan po, katatapos lang po natin kapanayamin ang supervisor ng Greenscape. Okay, so sabi niya, so ginagawa nila yung pag-maintenance everyday. Okay, pag may nakikita silang dry na puno na, o kaya mga dry na sanga, o kailangan ng i-trim yung puno, so ginagawa nila yun. So wala siyang schedule. As long as nakita nilang hindi na safe o hindi na protected yung ating mga halaman, so ginagawa nila yung kanilang job. Okay, so 10 taon nilang ginagawa itong paglilinis o maintenance nitong ating Karama Park. Ngayon po, natatanayan natin ang another company. Sila naman yung in charge sa cleanliness. Okay, cleanliness ng park. Kasi alam mo, hindi mo makukontrol sometimes yung ating mga parker, kaya mga ating mga ka-islander. Sometimes, nag-iwan lang sila ng kailang pinakainan dun sa mga benches or dun sa mga areas na kailang inupuan. So, kasi dito open nga eh, si public. So, anyone can come, anyone. Pwedeng mag-picnic sila dito, pwedeng magsalo-salo. So, sometimes, hindi naman sa kinukuha natin sila, kinukuha natin sila. Sometimes, nakakalimutan nila yung mga basura. So yung Power Group, okay, isa sa mga company, so isa sa companies na hinire ng government. Okay. Kapanamin natin yung in charge. Siya yung naka-assign dito every day para ma-maintain yung cleanliness ng ating Karama Park. So sa kasalukuyan po, pinapalitan niya yung plastic doon sa ating trash bin. Okay. So how many times, friend, you are removing that changing that plastic? Every day. So every morning you are removing. So after that, where you are bringing this trash? This one one side. Okay. After the bus will come and leave. Okay, so there is bus collector, yeah, that are getting those things. Okay. From our company. Okay. What is your company name? Power Group. Yeah. Okay. So what is a Power Group? Is it maintenance company or maintenance company? Yeah. So what is the setup of maintenance company? For whole setup? Yeah, full maintenance, setup. Cleaning, landscaping? Yeah. Okay, so where is your office located? This one in Sarja. Sarja? Yeah. I went there in Sarja before. It's industrial area, right? Yeah, yes. So I think industrial 14. Yeah. Yeah, so thank you. What's your name again? For me, I'm called Islam. Islam. So, are you related with these people who are removing those dry trees? This one, no. This is a different company. Oh, so they are different company. So, your company is maintenance of cleanliness. Yeah. Cleanliness of this public park. Yeah. Okay, while the Greenscape, they are the one who's
changing those dry trees and dry leaves. Only gardener and this cleaner. Okay, so they are landscaping and gardening, yeah. While your company is cleaning. Yeah. Okay, so maintenance of this overall is under a greenscape. Yeah, yeah. Okay, so thank you once again. Yeah. Okay, I will feature you in our my YouTube channel. I'm vlogger, so I'm vlogging how we are protecting our mother nature. Yeah, okay, yes. Thank you. Yes. So ayan po, nakikita po natin yung recycling center ng Dubai. Okay, dito po wherein is recycle yung mga small materials na ginagamit natin for our everyday households. So kung mapansin niyo po, meron siyang section for clipboards o cardboards. Okay, meron section for paper. Okay, so meron siyang section for plastic. Meron section for textile and fabrics, for leather and for wood. So may different color siya. So yung color niya stands kung gaano kahirap matunaw or ma-recycle yung isang basura. So kung saan, kung anong klase ng basura dapat mo siyang doon ilalagay. So meron tayong mga tauhan na nagko-collect ng mga basura, nilalagay ng ating mga residents dito sa malapit dito sa area, sa park. Okay, so it is initiated by our Dubai municipality. Okay, so pag nagtapon ka ng basura, meron ka rin siyang makikita na okay, para sa sanitizer. Okay, para pag nagtapon ka, pwede mo rin linisin. Yun lang po sa araw na ito. So bilang individual, meron tayong responsibilidad na protektahan ang ating mother nature. So by keeping us always clean, okay, by planting a tree, okay, kahit sa inyong bakuran, by maintaining of course yung cleanliness ng ating bakuran sa kanang area. Okay, so nakakatulong na tayo para maprotektahan ang ating mother nature. So once again po, para sa marami pang update tungkol sa protections and prevention ng ating mother nature. Okay, just keep following. Okay, please subscribe dun po sa mga hindi pa nakasubscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga nangyayari sa bagay-bagay. So hindi lang po mother nature ang ating dinidiscuss. Okay, pati yung mga tao, okay, dun sa ating environment, dito sa ating area, ipipicture din natin. So sometimes po tayo sa different areas para tingnan natin kung paano natin napapangalagaan ating mother nature. Once again, this is Islanders World. Thank you and have a great day. Ayan mga ka-Islanders, tinanggal nila yung mga halaman as in namatay na sila, sobrang init. Okay, so papalitan nila yung panibagong halaman. So mapansin mo, see, ang dami, patay silang lahat. Maganda actually itong mga bulaklak na to, as in napaka maganda nilang mga bulaklak. Mapansin mo talaga, totally dry sila yun. Sobrang init ang panahon, nangamatay ang ating mga halaman. So,
may kukuha ang mga taga-basurero mamaya para kolektahin yung halaman na ito at para dalhin sa dumpsite. So, tatambak yan sa dumpsite.